na natin kung nagsisimula Life. kasi tatawa na si Nisa. Yes. Oh, Pag tumawa na ayan si na, oh. Nisa, mag-start na tayo. At totoo na, Yan live yun na eh. talaga. Live na Good tayo kasi morning. tumatawa na si Nisa. Gandang umaga. Good Good morning, morning. So, everyone. Sorry, ano, tingnan niyo yung date dun sa ano natin. September 30. Pasensya na. Akala Wala namin kaming mamamatay permanent na si residency. Bato. Iba po kasing kalendaryo namin noong 1997 pa. Ayan. So, iba rin yung namin. Session natin to dapat nung Monday, no? Eh, ayun nga, ano, na-hospital si Madam. So, i-minove natin today. Yes, may announcement ko yata, Madam, para sa mga bashers mo. May announcement ka, di ba? Ano announcement ko sa mga bashers na. Mo? I don't wanna burst your bubbles, pero buhay pa ako. Sorry. Kukunin sana ako ni Lord nung weekend. Kaso nagbago isip niya. Sabi niya, ay, hindi pa pala ito pwede. Masamang damo pala to. Masamang damo pala to. Binali. Sabi ni Lord, no. No, can't be. Guguluhin mo yung nananahimik naming mundo today. Diyan ka sa baba. Binali. Ayan, game. So, hindi rin handa. Yeah, parang immersion daw yung pinambayad yun sa part. Pagkagigising lang din namin lahat. Yes. Ituloy na natin para at least meron tayong for this week, diba? Ayun. So, yung sinet nating topic is setting work boundaries as a freelancer. So, pwede siyang work and personal boundaries. Kasi hanggang saan okay, ba tayo? Yung... Parang hanggang saan ba tayo? Kasi maraming clients yung parang itinuturing tayong pamilya, ganon, yung iba tinuturing yes, na tinuturing yung jowa, pamilya. Ganon. Tinuturing yung jowa. Pwede ba tayo mag-jowa ng client? Itinuturing lang, na jowa. Nililipit yung, linisin ko lang yung salaming ko. Yung kay Rhea, gusto ko ituring yung jowa. Oo. Makawa ng masaya. Di ba, Rhea? Yeah. Yung client Oo. Mo. Gusto kong ituring yung jowa ng client. Oo, yung kay Rhea. Kasi meron po siyang client na masarap. Walang turuan ng pangalan. Magpapaka-anonymous nga tayo, kunwari. Ha? Walang oh, totoong pangalan. Huwag yung pangalan niya. Sa bagay, wala naman akong ibang pangalan. Oo. Wala naman akong pinagpostan na social media nun dahil hindi ka naman ugaling mag-rant tungkol sa trabaho pagdating sa social media, lalo na sa mga specific na tao. So, okay lang na ako yon. I mean, experience ko. Pero wala naman akong pinost na iba. So, kayo lang nakakaalam ng totoo. So, kapag may lumabas, edi guilty. Sorry na lang. Ganun talagang buhay. Wala tayong magagawa dyan. No. So, pero kailangan natin mag-set ng boundaries, di ba? It can be sensitive. Hindi po pwedeng... Kasi ano sige, go. Sorry. Siguro yun. Sige na, sumingit ka na. Sorry ka pa, na ina kami. Sorry naman ako. ano to? Yung minsan kasi, ka pa, pag sumasobra pag sumasobra yung boundaries mo, yung ano mo rin kasi yung attachment mo rin dun sa client, minsan sumusobra. Kaya pag time na to let go, imbes na intindihin mo, yung emotions yung gumagana. Kaya pag minsan, nakakagawa din, nakakapagsalita tayo sa social media ng ganito. Parang break up lang. Pag sobrang attached ka sa client, diba, sobrang wala kang boundaries. Eh. Oo. So, ang lakas yung maka-break up. Oo. So, at saka, sige. Ayun, at saka add ko adyan. Lang, hindi lang naman ikaw yung ano eh. Huwag ka magulo. Hindi lang naman ikaw at saka yung client yung affected dito. Yung mga succeeding VAs after you, if ever magpa-part kayo ng ways ni client, and yung mga magiging, mga naging workmates mo at magiging workmates mo, maaapektuhan rin. So, hindi lang ikaw at hindi lang si client. So, kung yes. Hindi ka naman ganun ka-selfish, pwedeng isip-isipin naman natin yung ibang VAs din. Hindi, pero linawin natin kasi yung term na boundaries. Ano ba yung boundaries na pinag-uusapan natin? Kasi yung boundaries na pag-uusapan natin is yung mga bagay na ikaw mismo as a person hindi mo gagawin even if it's
first is for work, mga bagay na hindi mo gagawin for work, and mga bagay na hindi mo gagawin as a person, as a freelancer. Because I think isa sa mga dapat natin ding intindihin is, yun nga, yung unique kasi yung setup natin. Since we don't work in an office, tas ang transactions natin with the client are on a personal basis, minsan hindi may iwasan talaga na it gets personal. Correct? Magiging personal naman talaga. And usually, it's really advisable na magkaroon ng personal touch yung trabaho mo. Kasi that would make you unique and that would add parang puso dun sa trabaho. Genuine mo. Care mo dun oo, sa... Oo. Like, sa mga nag-customer service, alam yan. Pero, when you say kasi, sige, tuloy mo na, nalimutan ko yung sasabihin ko. Sige, hindi, ako na. Wow, minute ka. Pero hindi, minute hindi ako, hindi ako sumingit ha, pinagbigyan mo ko. Hindi ko nakakalimutan. Ano ako ngayon? Hindi, ano, friend. Pag, kunwari, ano to, pag kasi din lumagpas ka sa boundary mo, kunwari, magkaroon ka ng bagong ka-workmate na, especially kung Filipino din yung bagong ka-team mo, imbis na maging para sa business yung ano, yung efforts mo, magkakaroon ng parang jealousy na, ako yung nauna dito eh, bakit, ano, bakit kailangan kong i-train to, or bakit kailangan pumasok pa to, kaya ko naman, bakit gano'n. So, magkakaroon ka ng ano, ng mga thoughts na gano'n, instead of isipin mo na para yun dun sa business ng client mo. So, yun din yung pinipigilan natin, kaya tayo nagkakaroon ng dapat na may boundaries din tayo. Pero remember ha, disclaimer din for everyone na nakikinig. Yung boundaries kasi are, kayo ang magdedetermine ng boundaries nyo. It's a personal preference. Hindi kami, hindi kahit sino, hindi ibang tao magsasabi kung ano yung boundaries nyo for work and for your client. Kayo-kayo ang makakaalam niyan kasi kung ano yung katanggap-tanggap sa inyo, ano yung katanggap-tanggap sa set of values nyo and belief system. So kayo ang magsasabi. Kami, ang sasabihin lang namin is yung mga na-observe namin. And if it aligns with your value systems and set of beliefs, then go for it. Kung hindi naman, you create your boundaries. I think it's best, no, we start first with ano ba yung mga boundaries dapat na meron ng isang freelancer for work? And bakit kailangan ng boundaries? Ako kasi sa akin, importante na kailangan meron ng set of boundaries for work para hindi ka nalalamangan ng kliyente mo. Mm-mm. Or hindi ka nababurnout. Oo, yun. Burnout. And first nga, first and foremost, yung hindi ka nalalamangan, what do I mean may nalalamangan? Mm-hmm. Yung di ba sinasabi namin parati dito sa DMM na you know, hanap ka ng avenue para maipasok mo yung sarili mo, mabuild mo yung pangangailangan sa unique client. Pero isa din sa dangers kasi noon is nabibigyan ka ng trabaho na wala sa work agreement nyo. Yun yung immediate setting of boundaries. You work within kung ano yung agreement nyo. Kung sosobra ka man doon, hindi dahil pinilit ka o hindi dahil nalamangan ka, pero dahil gusto mo. Tama ba? Tama ba? Yes. Sa statement na yun. Siguro umpisahan natin dun sa basics. Kunwari, sa sarili mo, ano ka na hindi ka talaga mag-agreement nyo. Oo. Kunwari, ako, hindi ako talaga mag-work ng lagpas 8 hours. So, mag-work ka lang doon kung talagang alam mong rush. Pero kung pwedeng ipagpabukas, sasabihin mo kay client na bukas na kasi na, ano, na, ano to, naubos ko na yung hours ko today. So, ibig sabihin, kung kunwari, umpisa pa lang, ganun na yung boundary mo, alam na ni client na hindi kanya pipilitin. Kasi, if wala kang boundary, wala kang pinakita sa kanya, like, kunwari, sinabi mo sa sarili mo, mag-uwi ka ng... Oo. Or kunwari, sinabi mo sa sarili mo, hindi ako mag-work ng Saturday, Sunday. Pero tanggap ka ng tanggap sa mga pinapagawa ng client mo, kahit alam mong hindi rush, wala kang sinabi. So, si client, iisipin niya, okay lang. So, bibigay siya na bibigay sa'yo. So, parang nawala yung sinet mo sa sarili mo na boundary mo na hindi ka mag-work ng Saturday, Sunday. So, hindi magre-reklamo ka na. Yes, magre-reklamo ka. Pero hindi naman ikaw kasi yung nagsabi. So, ang sinasabi natin, magkaroon ka ng boundary, pero be firm din na kailangan i-stand by it.
I mean, parang kung kunwari pangatawanan mo siya. Pangatawanan mo siya. So, dapat alam din ni client 'yon. Hindi pwedeng sa sarili mo lang 'yon tapos ini-expect mo si client susunod. So, kailangan hulaan parang yan. Balance din. Oo, hindi ka demanding pero hulaan yan. Ayaw talaga mag-work, pero dito kasi yung pumapasok na dito kasi pumapasok yung, di ba, pag bago kang freelancer, excited kang magka-client. So sige, go lang, tanggap. Tapos pa kanyari, alas 11 ng gabi, siyempre, difference in time zone, alas 11 ng gabi, nag-message si client. Sa tuwing mag-message si client, para kang nakakita ng artista na papabalikwas ka, talagang humihinto yung mundo mo. Nababagabag ka kasi minessage ka ni client. Pag sinabing I need this kasi hot ang alas dos ng madaling araw, gigising ka at bibigay mo. Kasi I need this. So yung takot na, again, I think it's a Filipino trait. Pero siguro pag-umpisa. Pag-umpisa ganyan. Pag-umpisa ganun talaga kasi ako naranasan ko rin maging ganun. Yung buti mabait yung client ko. Pinapagalitan nila kasi sabihin nila walang magtatag kay Nizza sa Slack kapag madaling araw, pag araw natin kasi gumigising talaga ako kasi alam mo yung pag masaya ka hindi, ewan ko, pag appreciated ka diba, yan. Masaya ka, hindi ibibigay mo talaga, so masaya kasi yung team nun, so parang wala lang sa akin as in nag-enjoy lang kapag may kailangan ano ba naman yung konting ano lang naman yung kailangan nila, hindi gawin na so hindi minutes, siya naging burden minutes, sa diba? Akin oo. Or kahit nasa nakahiga, kapaya mong siyang gawin. So, sa akin, hindi siya naging boundary or burden dun yung pagbibigay ng ganon. So, kung sa inyo, magiging pero, I think, problema yung ganon siya, is a personal decision na you make kung gusto mong gawin. Tsaka ano, pero hindi feeling ko sa pwedeng umpisa siya. Gawin araw-araw. Oo, feeling ko sa umpisa siya, tapos magkakaroon ng time na magigising ka sa katotohanan. Hindi, joke lang. Hindi. Pag kunal. Yes. Hindi. Pag ano. Pag kunal. Makainap ko. Makadramatic. Parang jowa lang. Hindi, ganyan. Parang ano, parang sa freelancing, then yung katulad mo yung umpisa, o yung tagal ko nandiyan nanonood. Nanonood ako mamaya, bibigyan kita ng link. Ayoko. Hindi ka naman nakakatapos. Ibigyan mo na naman ako ng problema. Hindi, ato. So, sa umpisa, feeling ko kanon, katulad ng sinabi ni Jeff kanina, sa umpisa talagang tanggap tayo ng tanggap. Tapos, pwedeng okay lang na hindi pa natin alam yung boundaries natin, hindi pa natin alam sabihin. Pero ako kasi sa sarili ko, kunwari, nung nagsastart ako kasi, kuha ng client. Yes. Tapos, nung natutunan ko mag-no, doon ko na sabi sa sarili ko na okay na ako, parang nagkakaroon na ako ng sariling paa. So ganun. So doon na rin konti-konti na build yung boundaries ko. Kasi mahirap magkaroon ng demanding boundaries kung nagsisimula ka pa lang din eh. Totoo. Magmumukha ka kasing correct. Demanding. So, correct. So siguro ano rin din, balance lang din. So, mm-hmm. May dadagdag ako dyan. Sige, ikaw. Oo. Kasi ako, hanggang ngayon ginagawa ko yan. Ibay talaga natin kay madam na yan, ano? Kasi pagka pinabi niya, yes, go. Oo, tapos kayo baka kunin ako ni Lloyd. Pagka hindi ka dyan, pagdala ka. Tinakot mo talaga kami nung weekend, ibig sabihin. Hayop kay, kinabahan kami nung weekend. Eh. Alam namin, nahanap na kami ng kapalit mo. Eh. Wala kayong mahanap na kapalit ko. Sorry. Anyways. Ayun. Hindi, guilty ako kasi dyan sa boundaries na yun pagdating sa schedule. Oh, yeah. Kita mo, nagkasakit ka na. Hindi, lalo na kapag bago pa yung client sa akin. Pero may strategy ako dyan. Sana lang walang nanonood na client kasi malalaman na nila. Ganito hindi ginagawa ko. Hindi translate malay mo, may mag-effort. Dati nga, may post ako. Sa bagay diba si Crown? Oo. Si ano yung pageant yun, diba? Puro Becky words na nga. Tin-translate pa ni Bacola. Nakakaloka. In-effort. Tapos yun, ang ginagawa ko, pag bago si client, syempre, gusto ko ng Bibo mode on. Kasi, pag ako nakipag-bid ng rate, talagang matigasan kaming dalawa eh. So, gusto kong patunayan na worth it yung binid kong rate na inagrihan niya, na hindi niya pagsisisihan.
So, ang ginagawa ko, onset, halimbawa magsasend siya ng task na minsan way beyond work hours na. Tapos sasagutin ko, kasi naka-mobile naman ako eh. Or minsan sakto, nasa harap ako ng PC at may iba pa ang ginagawa. Sabi ko, oh, sakto, nasa PC ako. Sige, gawin ko na to. Anyway, it would just take a few minutes. Tapos, sabi niya, no, you don't need to do that. No, no, it's just a few minutes and that's fine. No big deal. Okay, fine. Tapos susunod, ganun ulit ang drama. Kunwari, saktong nasa harap ako ng PC. Maski minsan, nakahiga na ako, tapos babangon ako para lang gawin. Kasi, lalo na kapag madali lang, gagawin ko yan. Tapos, mga susunod, meron na yung di, medyo may mamimihasa na, matutuwa na siya. Tapos gagawin ko, oh, sorry, I'm out. Sabi ko, sorry, I'm outside. Ganyan. Pero nasa loob lang ako ng bahay. Hanggang, alam yun, papatikimin mo siya, pero babawiin mo din. Pag nandun na sa point na nakuha mo na yung confidence niya. Yung alam niyang kaya mo naman. Oo. Nakuha mo na yung confidence niya na kahit ano kaya mong gawin. Mm-mm. So, doon ka na unting-unting magsiset ng boundaries. Make sure lang na hindi mo siya sasanayin ng bongga na tipong 1 month, 2 months mo nang ginagawa. Kasi, usually, ang clients, para mga pets yan eh, para mga dogs yan. So, kung ano mo sila unang tinring, yun yung kasasanayin nila hanggang dulo. Parang sa boys ko analogy. Parang ganyan yung mga boys eh. Ganyan kasi mga boys para mga dogs. So kung ano yung sinanay mo sa kanila na una. Wow, maganda-ganda mo lang. Ano, maganda-ganda mo lang talaga. Kaya hindi ako kinuha ni Lord. Ang laki-laki ng boobs. Aray ko. Ayun. So, ganun siya. Medyo ganun din ako. Ganun din ako. Yung parang kunin mo muna yung loob niya bago ka magkaroon ng paa para mag... Tapos, syempre, pag mag-no ka na, sasabihin mo in a nice way, hindi yung no, it's outside my work hours. Hindi ganun ang sagutan, although yun yung gusto mong sabihin. Correct, huwag magmataray. Minsan, kailangan mong pumili ng words na kung sa tingin mo, kung ikaw yung makikinig, eh magugustuhan mo. So, sasabihin ko, sorry, I'm outside, I'm running some errands. I may be able to do that in 3 to 4 hours once I'm back. Tapos sasagutin, oh, no need, just do it tomorrow. Okay then, thank you. Okay, bukas na, kala mo ah. O kaya you ask, is this something that you can do later? Mm-hmm. No, is this something that's important? Mm-hmm. And very important, is kapag ka nag-delay kayo ng trabaho, kasi nga, sabihin nyo, outside of your work hours, you set a timeline. Kailan nyo siya pwedeng gawin? So for example, hindi ko siya pwedeng gawin ngayon. I can do it in 3 to 4 hours. Then that better. Kasi alam nila po. Hindi yung, I know, outside of my work hours na yan, bad yan, mga ganun. Nagmamataray ka pa para, ayun, sige, hahanap ako ng gagawa nito kahit sa wala sa work hours niya. O di, lalo kang nawalan ng gagawin. Wag natin kasing, parang again, no, papasok na naman tayo dito kung paano tayo makipag-usap. Eh. Yung parang ibang freelancers, pag pinakiusapan ng kliyente or parang kunyari, nabigyan ng task outside of their work hours, parang bang napaka... laking bagay at napakalaking insulto sa pagkataon. Oh, oh. Parang feeling nila inaalipin sila, ganyan. Oo, parang... inaalipin ako. Oo, outside of my work hours, this is discrimination. This is a chuchuchu. Discrimination. My client is a racist. Sinisira nila yung industry. Ang baba ng tingin sa Pilipinas. Sinubukan mo bang mag-pushback? Sinabi mo bang nasa labas ka? Sinabi mo ba naglalaba ka? True. Tapos ang haba-haba na boundary. O, diba? Nakakaloka ka. Ano yun talaga yung ulo ko? Nakakaloka ka, kasi may nausap ka na. True. Diba? Parang, try. Alam mo, usually kasi yan, lumalabas talaga dyan kung anong klaseng nilalang ka eh, outside work. I mean, kung ano ka talaga. When you're placed in situations that you're not comfortable, doon nalalabas yung totoo mong kulay. So kahit sa business school ka nag-aral, at nag-aral ka kay Powers ng personality development and whatnot, kung sa kaibuturan Powers, ng... Powers, Powers? Yes. Kung sa kaibuturan ng puso, kay John Powers, kung sa kaibuturan ng puso mo, eh talagang mahaderang bakla ka, mahader at mahadera ka talaga. Lalo na pag ginulat ka. Pero so, ano, babalik tayo sa basic. Ako parang tinitingnan ko pabaligtad. Kasi
kaya ka naman nila si pinapa, kaya naman sila naghihingi ng tulong kasi alam nilang ikaw yung makakatulong sa kanya, 'di ba? So parang tingnan mo na lang that way. Mabait ka kasi. Instead of instead of thinking na parang inaalipin ako nito, hindi na nga work hours ganun-ganun. So pwede naman din kasi na sinasabi niya 'yon. Pero hindi niya ini-expect na gagawin mo na ngayon. Pwedeng, kasi ako ganun minsan. Hindi ko, makakalimutan ko kasi siya pag hindi ko siya sinabi eh. So, parang, sasabihin ko na lang na ngayon. Oo, pwedeng parang, ganun lang na lang din. Isasend ang hating gabi. Tapos, unless nakaspecify din na, mo, gawin mo na to ngayon. Nagawin mo na to now. So, hindi talaga magandang, yung mga mahaderang sagot agad. Hindi talaga yun, hindi talaga maganda na yun agad. Never acceptable. May isip mo. Oo. So, correct. Never acceptable yung pagmamahadera. I mean, dapat din kasi intindihin natin business need. Magkaiba yung time zone mo. So, baka sa kanila hapon, alala nila sa minila sa'yo, sabi na. Isa pa, alalahanan mo, kasi nakakalimutan. Hindi kailang magmahadera, magmataray, magkano-ano. Tsaka tingnan nyo rin mabuti. Kasi pag ang kliyente talaga nabusok, pare-pareho naman tayong talo eh. Diba? Ganun yun eh. Mostly ng clients ko ganyan eh. May nagpa-park mga, lang sila ng ano. Oo, diba? Send lang sila email, ng instructions. Tapos, minsan sasagot ako, sabihin ko, yes, I'll check on it. Hey, I'm not expecting you to answer. I'm just sending this out for later. Gaganan yun. Go back to saka bed. Kasi, sa sarili mo rin. Oo. Sa sarili mo rin, kasi minsan, ito yung pinaka-problema na nakikita ko sa mga freelancers. Sa sarili mo rin, dapat magkaroon ka ng sarili mong routine. For example, kasi, lalong nagiging victim dito yung mga flexi hours eh. So, parang ang ginagawa nila, go about sila sa araw nila, tapos hihintay sila ng free time. Huwag ganon, unahin nyo yung work. Sabihin nyo, work 3 p.m. hanggang 6 p.m. ganon. Every 3 p.m. umupo ka. Hindi, oo. Set ka ng routine kasi yung client mo, parang way din yun para alam ni client kung kailan ba siya mag-a-adjust, kung kailan ba niya ibibigay yung task, ganon. Kasi if, kung kailan yung alam yung sure wherever, na online ka. Totoo naman yung whenever, wherever. Kaya lang kasi, kailangan yung mind mo rin nakaset at saka yung routine mo, parang respeto dun sa client na, kunwari nga, 3 p.m. nag-work ka dun sa client na yun. So, kung kunwari, 11 a.m. nag-email siya, hindi ka obligado na gawin yun. Alam mo na hintayin mo muna yung 3 p.m. pag nakaupo ka na sa computer, dun mo isa-isahin lahat ng utos niya. Pwede ka mag-message na, okay, I will work on this later during my shift, ganon. So, kahit na flexi ka, ako, sige. It drives productivity eh. It drives productivity kapag ka may oras ka. Hindi kasi ibig sabihin ng freelancing naman, eh kung anong oras mo lang gustong magtrabaho. Mm-mm. Kasi hindi productive yun. Kasi hindi na natin yung oras. Gagawin mo yung oras. Delikado yun kasi wala kang mabubuo. Lalo na for example, gagamitin ko yung sarili ko na example, no? Kasi si Madam, madalas mag-example. So, mag-example ako kahit wala akong masarap na kliyente. Ingitera. So, ngayon, I have multiple clients locally, tapos meron pa rin akong online. Hindi naman sa pagmamayabang, hindi ako nag-iayabang. Sinasabi ko lang ang sitwasyon ko ngayon. So, right now, I have a 3-month consultancy contract with a major financial company. I will do 6 batches of training for a major hospital. Tapos meron pa akong training for a local retail client. Tapos I have an online client. Plus meron pa akong teaching job ko. So 5 yun. So kung hindi ko paglalaanan ng oras ang bawat isa, wala akong mabubuo kahit ano. So yung productivity hack, importante yun yung oras. Kasi nga yun yung isa sa maganda sa freelancing na you can take as many clients as you can. Sabi nga ni Madam, put your chickens in one egg. Do not put your chickens in one egg. So kumbaga, kung gusto mong kumuha ng maraming kliyente, hindi namamatay yan, ha? Mag-set ka ano ng oras. Mm-mm. No? May example din ako dyan.
Hindi ako, siyempre ako din meron. Hindi ako siyempre papatalo. Hindi, kasi perfect example din yun sa akin. Yung clients oo, ko. Kasi mga flexing skin writing mo, kasi eh. Sa akin, sobrang mm-hmm. flexi yung sa akin dahil sasabihin nila, per client, 1 to 3 articles a day. Kunwari, itong si client na to, 1 article a day lang. Tapos, mm-hmm. usually, maiksi lang yun eh. Nagagawa lang yun ng 30 minutes, ganyan. So, kung hindi ko siya gagawin, kunwari, buong araw, gagawin ko yung mga kailangan kong gawin sa bahay, tapos maghihintay ako ng oras na libre ako, maiipon silang lahat doon sa gabi, tapos magkakaram ka dahil lahat yun kailangan mong ipasa today. So, ang ginagawa ko, kunwari, except ngayon, dahil nabigla ako ngayon. Ang ano po kasi? Nabigla ako eh. Nabigla hindi pa nga ako na. Nagulat ako na may live. Oo. Naun na. Ngayon na. Pero usually kasi, kunwari 9 o'clock. True. Kunwari 9 o'clock, ganyan. Ito nang sa client na to. So, tapos na siya na 9 o'clock. 9 to 10 ang ano ako sa kanya, may windows ako per client na kunwari, itong article na to, 1 hour ang window ko sa kanya. Pero kung magawa ko siya ng 15 minutes, 30 minutes, meron akong libreng time. Mag-Facebook, mag-ganyan. So, hindi ako madidistract dun sa habang nagtatrabaho ko sa kanya, hindi ako nag-Facebook dahil alam ko, pag natapos ko agad to, may Facebook ako mamaya. Tapos, 10 o'clock, pag ganyan, or pag 10 o'clock, ganyan, ibang client na naman. Kung gusto ko siyang gawin, kunwari, natapos ko agad yung 9 o'clock, gusto ko na gawin yung 10 o'clock, may mood ako gawin yun, gagawin ko na siya. Pero if wala akong mood, 10 o'clock, may mood o wala, uupo ako, sisimulan ko yung para sa kanya. So, sa ganun, natatapos ko siya, natatapos ko yung mga kailangang gawin daily. Tapos, meron akong time para dun sa mga liwaliw na usually nakaka-distract. Pero pag inuuna mo yung Facebook mo and yung other liwaliw mo, hindi ka magkakaroon ng buong oras para gawin yung work mo. Mahihirapan kang gumawa ng oras. Kung lahat sila mapupunta sa gabi. Oo. So, meron din akong ano dyan. Bigyan mo na ng chance. Example. O, ikaw na. Sige na. Ayan. Kasi, alam mo yun, may sakit na sa'yo, pero meron din ako niyan. Sino ba nagpausa ng example? Nauna nga eh, gumaya nga lang tayo sa kanya, tapos siya na naman, meron ulit. Eh di meron na naman tayo mamaya niyan. Nakakaloka. Hindi kasi. Sige na, mag-example. Di ba may hourly? Di ba may mga hourly ako? Example ka, kasi pala ko. Mag-example ka, pagpapalipot ako. Di ba may hourly ako? Tapos, syempre, meron ako mga flexi, like yung mga per deals ko, mga per transaction. So, syempre yon anytime yon kapag may pumasok lang email, may nagre-request ng ganitong document, or may kailangan akong papirmahan, doon ako kikilos. Totoo ka doon na kung hindi ka magsiset ng time para gawin yon kahit pa flexi ka, hindi mo siya, marami kang makakaligtaan. Mm-mm. So, ang ginagawa ko, meron akong sineset na oras para kay client at sa mga agents niya or sa office niya na this specific time of the day, halimbawa 3 to 5 ng hapon, ng oras nila, you can bother me. Like, you can call me, we can have a meeting, you can have questions, whatever. Doon yun sa mismo kliyente ko, ha. Ito yung oras ko sa inyo. So, yung client ko before, every 3 p.m. sa oras niya, PST, doon siya talaga tumatawag sa akin. Minsan, hihintay niya talaga yung mag 3 p.m. bago siya tumawag at magtanong siya ng update. Oo, alam niya kung kailan niya ako pwedeng istorbohin. Kasi during that 3 p.m. naman, hindi ako nagsiset ng paperwork. Kasi ayoko nang naiistorbo ako kapag may ginagawa akong mga papel-papel eh, na puputol yung train of thoughts. Tapos nagsiset ako sa isang araw, ng oras sa isang araw, kung kailan ako mag the document audit, like kung kompleto ba yung documents na hawak ko, ano pang kulang, alin pa yung walang pirma, tapos ililista ko na siya para pag nalista ko na siya, after ko ma-check lahat ng documents, next ko naman is I will set another hour or another schedule para mag-send naman ng mga emails, para i-request yung mga signature na yan, i-request yung documents na kailangan. So, ganun siya. Chunk-chunk yung task. Mm-hmm. Tapos, hihiwa-hiwalayin mo.
Time chunks mm-hmm. yung tawag ko doon. So, magkaroon kayo chunks. Ng time chunk. Kunwari, meron kang mga clients na iba-iba na. Tapos na siya, sumingit yes. na ako. Hindi, sumingit na ako. Nabibili ba yun? Hindi nga siya nagpaalam eh. Hindi siya nagpaalam. Time chunks, bigla na lang akong gumano. Ayun, sabi lang niya. Bumabalik na naman ang pagiging bastos ni bakla. Ay, ganun talaga, para hindi ako mamatay agad. Ano to? Kunwari nga, yung katulad nun sa'yo, meron din akong clients na per utos basis, yung tawag ko. So, per utos ano basis. Oo, per utos basis. So, kunwari may kailangan siya, may maisip siyang kailangan niya, ganun. So, meron akong time dyan. Kunwari yung 5 p.m. ko, check ng email doon. Kung before siya 5 p.m, hindi ko muna siya i-check doon. Tapos pag 5 p.m, doon ko check lahat ng email na yun. Kasi pag chinek ko sa umpisa yan, magugulo yung utak ko na ang dami ko pang kailangan gawin, ganyan-ganyan. Hindi yung, kunwari, umaga. Kung ano yung nakaset mong task sa umaga, yun lang yun. Hindi ko maiisip yung email. Tapos kung 5 o'clock, check akong email, tas wala, edi iba na yung gagawin ko. Pero kung meron, yun na rin yung time chunk nila para gawin ko kung meron silang pinapagawa. Or kung hindi ko sila magagawa today, isiset ko siya bukas doon sa time shock ng 5 to 7, ganon. So, doon pa rin siya lalaglag. Hindi niya guguluhin yung schedule ko bukas para doon sa ibang client. So, ma'am, magandang way din siya para malaman nyo kung pwede pa ba kayong tumanggap ng client. Bawat client na makuha nyo, lagyan nyo na siya ng time chunk sa araw nyo. Kung wala nang time chunk na masiksikan, hindi mo na kaya. Walang pinapagawa. Wala ka din. At saka, may dagdag akong ano dyan, may dagdag akong parang tip pa sa mga, lalo sa mga flexi, especially kapag yung mga task nyo is usually through email yung communication talaga or whatever medium of communication you have. Sa akin usually email. So, ang ginagawa ko, since flexi ako, I don't have, parang wala akong masyadong excuse para hindi ko magawa yung task. Lalo na sa transactions na merong mga kailangan ng immediate response. So, nakasync talaga yan sa mobile device ko lahat ng email. Tapos ang gagawin ko, babasahin ko talaga. Lahat ng papasok ng email, titingnan ko. Tapos kapag alam kong pwede kong i-park, imamark ko lang siya as unread. Para pag bukas ko ng email sa PC, yung mga unread, alam kong pag-unread, ibig sabihin hindi ko pa nagagalaw. Tapos kapag kailangan ng immediate answer, like mga simple lang naman, yes or no, o yes, I have already submitted it, ganyan-ganyan, blah, 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 re-replyan ko na, tapos para tapos na siya, kabawasan na siya, kasi nakahilata lang naman ako, or nanonood lang naman ako ng TV, whatnot. So, ganun yung ginagawa ko pag sa emails. So, maiipon lang yung mga pwede pang i-park, edi unread mo lang siya dyan, para at least makikita mo ulit mamaya, ganun, pag oras na. Basta ang point lang kasi ng productivity hacks na sinasabi namin, is important na meron kang productive schedule kasi doon mo may sasabi kay kliyente na ito ang boundaries mo. Tapos, a good thing also with boundaries, it's importante na ikaw mismo, you stand by your boundary. For example, ako, ang boundaries ko parati sa kliyente ko, especially if it's online, tapos sa local client ko, wala naman ako. Kasi parating consultant, wala akong time frame na set na kailangan ko maging present sa office. Parati ko sinasabi, I can only give 20 hours max a week. Tapos, I start work 4 p.m. Manila. Matatapos ako ng work 8 p.m. Manila. Yun lang. So, pag ako nakakuha ng email, for example, email, tumating ng alas 11, mabasahin ko lang yun, pero hindi ko ubusan. So, kailangan strong ka rin sa boundary ko. Hindi talaga. Kahit yung kating-kating kang sagutin, huwag mong sagutin. Unless, very, very important. The client naman will tell you if it's really very important. Doon kailangan mo na. Alam mo rin naman yun eh. Oo. True. Alam for example, sa ano ka, sa developer ka or nagme-maintain ka ng website. Syempre pag nag-down yung website ng client mo, kailangan mo siyang gawin agad kasi parang mawawalan siya ng pera every minute na ano. Every minute na down yung website niya. So, alam mong kailangan mo talaga yon. Pero yung mga, sa sarili mo naman, alam mo naman yung business ng client mo. Eh. Alam mo naman kung mabubuhay siya kung hindi mo pa siya gagawin ngayon, di ba? So, alam mo naman yung task mo eh. Oo, alam mo naman. Depende. Hindi bounded by time.
Huwag kang magre-reklamo pagka hiningi ka sa oras na kailangan ka. True. Tsaka ano, yun nga. Hindi, isiset yun nga. Isa ko na lang pagbibigyan ng pagkakataong magsalita, yun nga lang yung sasabihin. Aray ka. Leche ka. Hindi, ano, hindi, sige, ibang ano na, babalik ako sa boundaries. Speaking nga sa writer naman ako, kasi, yung clients minsan kasi nagpapa-revise, di ba? So, personal boundary mo rin yun, sa sarili mo rin yun, kung papayag ka ba magpa-revise siya o hindi. Sa akin, personally, ang ginagawa ko, sinasabi ko sa kanila na sa umpisa, yung first na article na gagawin ko sa kanila, only revision hanggang happy siya. So, usually, hindi pa naman ako lumalagpas ng 1,000 revisions. Hindi pa naman ako lumalagpas ng, ano, ng 2 revisions sa mga first. So, ang point ko dun is, parang magiging kampante sila na kunin to, tapos ipaparevise yung hindi nila gusto, ikaw naman sa side mo, magagawa mo yung, parang magigets mo yung preference ni client, kung paano yung preference niya bilang, sa articles na ginagawa mo. Tapos, ang sinasabi ko, after nitong first na to, maximum of 3 revisions na lang tayo kung hindi ko sinunod yung instructions mo. Pero, kung yung instructions mo, sinunod ko, tapos parang preference mo na lang nagbago yung isip mo na, gusto ko pala ganito. Extra bayad na yon. Sasabihin ko sa kanya, extra bayad na yon. Hindi na yon kasama sa revisions ko dahil yung first instructions mo, sinunod ko naman. So, yun yung personal, siniset ko na boundary sa clients ko. So, hindi ka maagrabyado pag kunwari nagbago yung isip niya, lalo sa design, biktima yung mga ano yung design peeps natin design dito kasi kasi ano madali yung mag ano yung client, gusto ko pala ng pink, palitan mo ng blue, tapos after a week ang dami niya revisions, balik mo na lang dun sa pink, di ba? So ganun yung ibang clients kasi hindi mo rin talaga maano. So kailangan meron kang boundaries and dapat nandun sa contract mo. Oo. Ako naman, ang ginagawa ko dyan, since nag-design din naman ako, parati ko sinasabi sa kliyente, mas maganda kung ang presyohan natin ay per ora. Para kahit anong ipagawa mo, hindi mo na kailangan bayaran ng extra. Kasi babayaran mo per ora eh. So kahit ilang revisions yan, kahit handa ang revisions yan, wala kang babayaran extra. Kasi babayaran mo sa akin yung oras mo. Okay, so balik tayo sa boundaries. Paano ba natin i-determine yung boundaries natin? Kasi sabi ko nga, boundaries are a personal thing. Eh. It's based on your value systems. It's based on your belief systems. So paano natin malalaman yung boundaries na sineset natin, hindi naman lugi sa kliyente? Paano ba natin ma-determine yun? Lalo na kung, let's say, first time. Parang ngayon mo lang parang nagkaroon ka ng eureka moment na, hindi na to po pwede. I mean, how do you determine na this is something acceptable tapos hindi naman parang lugi-lugi naman sa client sa boundary ko? Paano nyo ginagawa yun? Kunyari, hindi ko alam yung sagot ko. Kunyari, thank you for the wonderful question. Hindi. Parang hindi ko alam yung sagot ko, di ba? Kaya, feeling ko, Miss Universe, ay nakikinig tayo sa tanong. Can you repeat the question? Aray ko, ang sakit ng tagilid. Kaya ka na ako hospital eh. Hindi ako makatawa po niya. Can you repeat the question? Kaya ka na ako hospital, gaga ka eh. Hindi, parang, yeah, I mean, parang katulad na rin yun nung sagot ni Madam kanina, di ba? Yung parang ipatikim mo muna siya, tapos pag hindi, parang meron namang, kunwari kasi, pag nasa client ka na, mahirap mag-set ng boundaries in the middle of the contract. Mm-mm. Kung nagagawa mo na siya before, tapos bigla mong sasabihin na, hindi pala ako ganito. So, nasanay na si kliyente. Oo. So, ako, ang ginagawa ko sa ganyan, sasabihin ko, kasi alam naman nila yung ano, so sasabihin ko, nag-change kasi ako ng work schedule. So, from morning, mag-change ako to ganitong time, ganito. So,
ang sasabihin ko sa kanya, sa routine ko, papalitan ko yung routine ko, so ganito na lang yung mangyayari, ganito lang yung oras ko sa'yo, ganon. So, magkakaroon ako ng parang way para sabihin sa kanya yung boundaries ko sa kanya. Mm-hmm. So, parang yun yung ginagawa kong rason. Routine ko. Tsaka yung... Okay. Kasi productivity. School, Oo. Kasi tsaka, minimension ko kasi sa cover letter yun eh. Yung sa productivity at saka yung sa ano eh, yung sa pagpa-plan. So, kailangan ano talaga. So, ayun. Naiintindihan nila, connected siya. True. Ako naman, 'di ba, sabi mo nga may patikim muna ng pinya sa umpisa. Tapos ang ginagawa ko kasi pag may mga patikim na ganyan. Ba? Gagi na ipatikim niya kay sarap kay masarap niya uwo sa kanya. Hindi kasi ang ginagawa ko si cliente si madam na pagkasarap-sarap. Aha. Tapos ano, hindi yung halimbawa may sinend na email tapos may task. Hindi ako, yes, I'll do it. Hindi ganun eh. Parang iseset ko sa imagination niya na ginawa ko to dahil sakto lang na nandito ako sa harap ng PC at the moment. Hindi yung ginawa ko to dahil gustong-gusto ko at sambang-samba ako sa'yo kaya ako ginawa. Parang, oh, sabihin ko lang na, oh, sakto, nasa PC ako. I'm doing my kids, ano, I'm researching course about something or basta yung mga ganun. Yung last time na ginawa ko is, sabi ko, oh, no biggie, sabi ko, I'm doing my bookkeeping. So, sabi kong ganun sa kanya, it would just take 3 minutes, so why not? Tapos sabi niya, you reminded me, I need to do my bookkeeping too. Tapos, sabi niya, sabi niya ganun. Hindi, sao lang niya. Tapos, I know, right? Sabi niya ganun, you don't want to, but you have to. May mga ganun pang mga kemehan. So, iseset mo sa kanya na, bibigyan mo siya ng idea na, ginawa mo yon dahil sakto lang na you're able nandun na. At the moment, no? Dahil lang gustong-gusto mo at sobrang sambang-samba ka sa kanya at his wish is your command, ganyan, hindi ganon. So, pangalawa, kapag naman na in the middle na, kala mo ah. Tapos kapag naman in the middle na, halimbawa, nung una, hindi mo okay lang sa'yo, tapos in the middle, na-realize mo na, ay, hindi na pala hindi na dapat. Pala. Mm-hmm. So, sabihin, ano, hindi mo kailangan sabihin na katulad ng ginagawa ng iba na, it's not in our contract, ganyan-ganyan. Parang, ay, antaray mo lang dun, te. Pero ginawa hindi mo ganun, dati. Mm-hmm. Oo, pero ginawa mo naman dati. Tapos, kailangan mong mag-isip ng way kung paano sasabihin sa kanya. Depende kasi yan sa personality ng client mo eh. Kasi ako, yung usual na mga naging client ko is very straightforward. Kasi yun yung sineset ko na environment ever since. From the start, straightforward. Straightforward ako, straightforward siya. Fine, Kems. So, kung straightforward si client, pwede mong sabihin straight na, sorry, hindi ko na siya magagawa kasi may mga iba na akong ginagawa during those time na ginagawa ko siya dati ng freely. Kasi mayroon akong ibang projects na nakaset sa ganyang oras, so hindi ko na siya magawa. Ngayon, kung hindi naman, kung yung client mo naman is someone na hindi, feeling mo hindi matatanggap yung ganong rason, eh, kailangan mong mag-come up ng ibang strategy na magdedepende yun kasi kung anong personalidad ng client mo at anong environment meron kayo sa within your work. Oo. Mm-hmm. Naset kaya na environment kasi nyo. Kaya rin naman kasi nagsiset na umpis eh. Mm-mm. Siguro, sisingit ako. Wait lang. Mamaya ka na muna. Sandali lang. Ako mga wala. Ako naka dyan. Sige, fight! Hindi ako naman. Feeling ko lang kasi. Kasi remember, may pinakita sa atin si Nizza na naman. Sa ating mahiwagang chat group, may pinakita na naman sa atin si Nizza. Feeling ko kasi, ang challenge ng maraming freelancers, hindi sila marunong makipag-usap sa mga kliyente nila. Nakakalimutan natin na lahat na dadaan sa mabuting usapan. Hindi kailangan nagwawala, hindi kailangan nagagalit, hindi kailangan nagmamaldita. Hindi kailangan mag-alipusta. Kailangan hindi ka parating inaalipusta, hindi ka parating inaapi.
alam mo yun, lahat nadadaan sa mabuting usapan. It's a matter of being able to communicate. And sometimes yun yung lacking sa mga freelancers natin na hindi nila kayang makipag-usap sa mga kliyente nila ng tama. Kaya parating it ends up na may nagagalit, may nasasaktan, may feeling nila, inaapit sila. Pero it's just a matter of not being able to communicate, no? O sige, Nizza, ikaw na. Nakalimutan na niya. Hindi, naalala ko, kala mo. So, importante rin kasi sabihin natin doon sa mga nakikinig na pinakauna mong kailangan gawin is yung alam mo sa sarili mo yung ginagawa mo, yung boundaries mo, yung ano. Kailangan yung mindset mo nakaset sa ganun. Kasi hindi pwedeng katulad niya na hindi pwede yung aliping-alipin yung tingin mo sa sarili mo. Hindi din pwede yung boss na boss yung tingin mo sa sarili mo. Like, yung katulad na sinasabi namin lagi, partners kayo nung client. Hindi ka slave, hindi ka ano. So, hindi ka mababa, hindi ka mataas. Hindi ka mababa, hindi ka mataas, pantay lang kayo. Sakto lang. So, hindi mo kailangang isipin na inaalipusta ka pag inutusan ka, ganyan. So, yun, unahin natin yung sa mindset natin. Hi mama. Nanonood na naman yung mama ko. Bantay sarado. Isa pa, I think ito pa rin kailangan natin tanggalin is yung entitlement. Di ba yung pinakita mo sa amin? Kasi may pinakita sa amin si Nizza na message na nangigigil tong si ate kasi kinigibambam siya ni client. Tapos parang sinusumbat niya kay client na ang dami niyang naitulong sa negosyo. Nagkamali ng kanilang beses. Kinigibambam na siya. To me kasi that's a sense of entitlement. Kasi unang-una, marami kang nang naitulong pero nabayaran ka naman tsaka kaya ka nga hinahir para dun eh. Mm-mm. Yung ibang sense of entitlement. Parang yan din yung last time natin, di ba? Ganyan din. Oo. Yung issue. Parang sa ano lang yan. Ka, oo. Parang sa writing mo, lang din. Na because na natulungan mo sila, may karapatan ka na magreklamo. Ayaw talaga tumigil ito ni Nizza eh. Talaga ipipili ka kasi tumigil. Kasi ako nagsasalita, si Nizza talaga ayaw tumigil eh. No? Hindi. Isingit ko lang. Kasi nga, si kapag kunwari, hindi. Kasi kapag pag nagsalita ka ng iba-iba na. Hindi. Entitled tumigil. Kapag... Title ko na yun eh. Hindi, joke. Ano, pag kunwari yung, ano tawag dito, yung article mo na bayaran na ni client, ano ba to? Wala ka ng... Kanya na yun. Wala ka ng... Kanya na yun. Kasi nabayaran ka na niya and pumayag ka na doon sa... Ano yun eh. Ganun din yun sa hours. Pag kunwari, na trabaho mo na, wala siyang utang na loob sa'yo dahil binayaran ka niya eh. Hindi pwedeng sabihin na ay, tinulungan ako nito, hindi ko siya pwedeng tanggalin. Eh, paano kung hindi ka na nakakatulong dun sa ano, di ba? Dun sa client. At saka yun. Malay natin yung isang mistake na yun ay major mistake pala. Yes. Akala mo lang isa lang, di ba? major or, so, marami na. Or, pwede rin feeling mo, yun lang yung naging pagkakamali mo kasi yun lang yung nasita. Pero ang dami pero marami na pala nilalagpas na, at yun na yung pumunong sa pinagbibinyag. Pinagbibigyan. Yan. Sige na lang bulol pa. Ano ba yan? Hindi ka nang alam magsalita. Ganyan ka pa. Ano ba yan? Ayun. Uy, wag kayong ganyan. Ano na yung mami niya? Inaway natin. Mabait ako na. May kakampi yan. Alam mo naman ang mga mamis. Kapag inaway ang anak. Kasama mo si mama sa top fan. Kaya na naman mama yung top fan. Hindi po namin inaapi yung anak niyo. Kayo po ang nakakita at kakarinig ko ano po ginagawa niyo. Ang hindi po niyang tuminit. Okay. So doon naman tayo sa yung personal boundary sa freelancer. Medyo siguro may iba na ko-confuse dito kasi parati natin sinasabi it's good to build a personal relationship with your client. Pero as you build that personal relationship, you also have to set your personal boundaries. No, ano ba yung pinag-iba ng work boundaries at sa personal boundaries? Oh, ito na naman tayo, wala na namang sasagot. Ano ulit? Pinag-iba ng personal boundaries. Meron akong example. Pwede mag-example. Nagpaalam. Sige. Wow, nagpapaalam siya. Papapirmahan ko sa inyo. Hindi ko...
May example lang ako ng personal boundaries. Kasi merong pumakalat, hindi naman pumakalat, parang merong job, yung parang ano, chat support. Sasabihin nila sa'yo, chat support. Pero yun pala, yung parang sa porn, yung sa mga X-rated na kailangan makipag-usap ka dun sa mga lalaki. Tapos kailangan patagalin mo sila dun sa chat dahil per sa bawat tagal nila doon sa may kausap sila doon, nagbabayad sila. So, yun yung ano. So, syempre, dirty talk yun, di ba? So, meron ako mga kilala na kaya nila yun. Meron ako mga kilala na hindi nila maatim. Parang sa sarili nila, hindi nila kayang makipag-usap ng ganon. So, parang yun yung sinasabi natin na... Hobby niya yun. I wish. Yung kausap niya yung susuko. So, yun yung... kausap niya aayaw. Kaso ginagawa kayo ng libre eh. Pero yung may bayan, hindi ko siya kaya. Sabi lang kausap ni Rhea, tama na. Babay na. Yun yung ano, yun yung parang personal na nating masasabi. Hindi, yun yung parang kailangan rin bawasan natin yung parang influence ng group, ng groups. Mm-mm. Kasi minsan, okay lang naman sa'yo. Katulad, balik tayo dun sa boundaries ha. Minsan, okay lang naman sa'yo. Pero mabasa mo sa group na parang, hindi okay yan, know your worth, ganyan, ganyan. Bigla kang magmamaldita sa client dahil nabasa mo dun sa group. So, bawasan din natin personal. Yung ganun. Mm-mm. So, personal, alamin mo yung sa sarili mo talaga, hindi yung sa iba. Uh-oh. So, kung naset mo na doon na ganun yung environment nyo, tapos magbabago, bigla ka magiging mahadera dahil nabasa mo sa group. So, medyo off, nakaka-off sa client yun. So, kasi dati, may patrabaho, may nabasa ka lang. May nabasa ka lang na ganun, biglang win ka na. Nag-ibang ano ka na. So, I think it also fair din na if we encounter people na gano'n yung trabaho, we don't judge them. Diba? Like, huwag judgment. Meron naman yung tao na kaya. Alam ko ni Rhea, for example, di ba Rhea, nakwento ko sa'yo noon, meron ako in-applyan na trabaho, nung bago-bago pa lang ako, VA ng porn star. Nakwento mo yung isang episode. VA ng porn star, kaya nga, hindi ako natanggap eh. Saya-saya sana noon. O diba, tatawagan mo sa umaga, be, gising ka na, kekemehin ka to din. Diba? Sayo kayo. So, I mean, tayo din, I mean, if we encounter jobs na ganun, parang, kung then we don't kaya, react. Okay. Hanggat hindi kayo nagpapakiloeri lang. Oo, kung hindi mo kaya, eh di okay, hanap ka ng kaya mo, nahanap ka ng ibang job, pero wag mong hindi mo kailangang dautin yung mga nandun sa industriya yun. Kailangang anuhin yung mga nandun. Yes, oo. Unless so, illegal yun, or, diba? Well, in the Philippines, illegal siya, pero, hindi kasi kunyari, sa bansang ako, iba, legal yan eh. Ano namang illegal doon? Diba? Walang illegal doon. Hindi ka naman niya inaano. Turo, hindi naman ikaw na inaano. Oo, so maghanap ka ng sarili mong ano. True. Oo, so parang so, tayo din, we invested na... our bravery against other jobs na tayo, kaya natin hindi ginagawa kasi it's against our values. Eh, may mga tao kayang gawin yung ganun eh. So, I mean, it's not worry about sila. Them. Oo, kanikanyang ano yan. Kanikanyang paniniwala yan. Yan. So, eto, firm lang kayo. Kasasabi-sabi lang natin ito. Pero sinita muna kasi gusto niya sumingit, nararamdaman ko. Sige. Ay, hindi. Sabi ko, firm lang kayo sa values nyo. Yun lang. Firm lang. Pero hindi niya hindi ibig sabihin na yung firm values nyo, eh, kailangan yung isampal din firmly sa harap ng kamukha. Sa mukha ng kaharap mo. Tapo. Kasi, firm kayo sa sarili nyo, pero tandaan yung pakikipag-usap sa ibang tao, parating merong magandang way. True. Tsaka hindi naman lahat kasi will align kung anong values mo as a tao eh. Iba-iba tayo. The Philippines yun. Eh, at sinasabi my classes, the Philippines is a predominantly Catholic country. Pero it is not a Catholic country. It's predominantly Catholic kasi maraming Catholic. Pero may dami pong ibang religions in the country. So hindi pa pwedeng kakalakasin nyo yung belief ninyo. Marami rin walang religion. Marami din ibang religion. Pero hindi nagsusubscribe sa religion. So, in a sense, we cannot force our beliefs in other people.
True. Napag-usapan din natin yung yan eh. Yung ano, yung ito na, yung when you go beyond personal relationships with clients, when it starts getting romantic. Kasi we've seen that eh. Diba? I've seen that. Clients and their VAs and their assistants, all that. It Wish becomes romantic. Diba? Sarap-sarap kaya ni client. Di ba nga yung susunod sa akin, napangasawa na nga yata niya. Okay, yan. Yeah, gusto maliriya na yun kasi, di ba? Maskulado. Kaso siya ayaw. Sarap-sarap. Kaso masyado pandak. Masyado siya formal. Okay lang, di naman ako matangkap. Kebs lang. Kasi yung gusto mo, binabastos ka, di ba? Hindi nga niya ako binabastos. Formal-formal niya nga. Antay ka lang. Antay ka lang. I wish mamaya na lang. Mamaya natin paling kanina. Ano lang yan. Hindi, pero let's see. Pag ang client goes beyond that, because it happens, and let's say it happens, how should a freelancer react? Hindi mo naman kailangan. Maalis ako eh. Pero kung, yung ano, sorry na, sagsasalita ako pala, hindi ako nakikinig. Hindi, ako kasi, yung anak niya pumahawa lang, kung may kasalanan ni Rhea. Mami Paulette! Hindi, ako kasi, kapag hindi naman, kaya mo pa siyang iwasan, tas hindi naman siya nakaka-bother sa work mo, okay lang, parang deadmahin ko lang. Pero once na nakaka-hinder na siya sa ginagawa mong work sa kanya, ayun, doon ako, maalis na lang ako. Hindi ko na siya kinoconfront kasi ganun talaga siya eh. Ay, sorry na. Kita-kita sa camera, nagkukuyakoy si Bakla. Aray ko. Ako wala akong nakikita. Ako, eh. Okay lang. Wala akong nakikita, nagkukuyakoy. Hindi kasi gumagano yung balikat niya eh. Tapos sumasayo pala. Ay, ikaw na. Ikaw na, oh. Ay, ikaw na bago ako magpasok ng tanong. Ayun. Hindi kasi ano, hindi naman kasi pag nag-advances naman, halimbawa, pag nagpahiwatig naman kasi ang client, hindi naman agad-agad yan, ano so, agad eh, pak, agad eh. Hindi, I mean, hindi agad biglang, ano agad yan, bastusan tayo. Hindi agad ganun yan eh. Unti-unti yung ano yan eh. Mo na sinabi mong bastusan tayo. Entertain mo. Kasi umpisa pa lang, test the waters pa lang yan eh. Maging sensitive ka. Kapag una pa lang, pag yung mga, syempre, pag yung maliliit pa lang, isipin mo, sasakyan mo kasi parang feeling mo harmless naman eh. Tsaka, syempre, nasa liberated country sila. So, akala mo, joke-joke lang yun. Pwede ka kasing maging, anong tawag dito? Pwede ka pa rin maging accommodating, pero may boundaries na agad. Like, hindi ko alam kung paano eh, kapag walang specific situation, hindi ko alam kung paano ako i-describe yung sagot. Pero, hindi mo kailangang sagutin. Pwede kang tumawa, pero huwag kang magre-retaliate. Hindi kasi hindi niya ako ginanon eh. So, hindi siya naging... Kasi onset pa lang, nung palang interview proper, alam na niyang formal akong tao. Ramdam na ramdam. Ay, wow! Na. Yes! Yes! Bakit? Alam niyang formal akong tao. Wow! Sabi ko, ano, magre-react kayo. Hindi kasi nung magkausap kami, sabi niya, I'll send you my... I'll text you my number, sabi niya. I'll chat you my number. And then, message me on WhatsApp, sabi niya. Tapos, sabi niya, I already sent you my number, sabi ko. I'll check it later, sabi niya. Oh, I thought you're checking, sabi ko. No, sabi ko, I don't usually, parang dot-dot my phone when I'm talking to someone. Especially if it's a meeting like this, if it's a formal meeting like this. Oh, sabi niya, I love that. You are so professional, sabi ni kuya mo. Kasi, nagtataka siya bakit hindi ko pa rin siya minemessage sa WhatsApp. Eh, si Raulo pala siya, magka-video call kami eh. Hello. Tapos magdududut ako ng phone sa harapan niya. Ano siya? Di, syempre, hindi ko ginagalaw sa phone. Tapos sabi niya, bakit daw, ano, sabi, oh, nasend ko na sa yung number ko. Sabi ko, ah, sige, sabi ko, later. Sabi ko, I'll send you a WhatsApp message. Sabi ko sa kanya. Tapos, yun nga, sabi ko kasi, kapag gantong may kausap ako, usually, hindi ako pipipindot ng phone kasi sabi ko, ayoko rin kasing ginagawa sa akin yun kaya hindi ko ginagawa. Tapos yun. So, onset pa lang, alam niyang trabaho, huwag kang ano. Pero,
unfortunately, yung katrabaho ko pala hindi ganun. Dun yun. alam, hindi ko alam nung una eh. Although may hint ako, pero hindi ko, syempre, hint lang. So, dead ma lang ako. Kasi, kumbaga, chismis pa lang sa utak ko. Eh, may pag-aming na ganop. May pag-aming na ganop dun sa isa. So, pero si client hindi umaamin. Tapos, may nangyari na parang merong mga pagkakamali. Tapos, para mapagtakpan yung isa, ako yung lumabas na mali. So, para mapagtakpan siya at magmukhang ako yung nagkamali ng sunod instruction, may mga binurang part dun sa unang instruction na sinend. Para nga naman, magmukhang hindi ako sumunod sa instructions. So, dun talaga ako napuno. Parang, maglandian kayong dalaw dyan, wala akong pakialam. Pero wag niyo akong basta pakialam. Yung trabaho ko, wag niyong babastusin. At wag niyo akong babastusin. Hindi ako ganung katanga. Kasi nung babalikan ko yung instructions, para siguraduhin ko sa sarili ko. Sinend mo sa amin, di ba? Oo. Para siguraduhin ko sa sarili ko na tama yung pagkakasunod ko at tama yung pagkaintindi ko sa instruction. Wala na yung buong instructions na wala na. Tapos iba yung message prior. Tapos iba na yung sagot ko. Ang layo, hindi connected. So, obviously, may nabura. Eh, wala siyang katulad sa messengers na you remove this message. Someone remove this. Walang ganun. Pag binura mo, bura talaga. So, tapos kinonfirm ko pa. Siraulo din talaga ako. Sabi ko, I'm trying to go back to the instructions you sent earlier and I can't seem to find it. It looks like it has been removed. May ganun pa akong pa-inosenteng it looks like, di ba? Obvious naman na ni-remove. Tapos hindi sumagot talaga. NR talaga, te. I draft talaga ako ng resignation letter. Pero hindi ko sila inaway sa resignation letter. Sinabi ko na nag-come up na lang ako ng ibang excuse. Not because ayoko maging confrontational. Pero kasi, number one, hindi pa ganun kahaba yung work relationship namin, so wala pa akong masyadong invest. Number two, ayokong mamahiya kasi Pinoy din yung VA na kasama ko. Tapos pangatlo, parang alam ko na alam niya sa sarili niya kung anong dahilan kung bakit ako magre-resign. Kasi yun yung pinakahuling pinakadulo ng conversation ni. So alam niya sa sarili niya na nagdadahilan lang ako sa excuse ko sa resignation letter. And to save everybody's face, nag-resign ako ng tahimik. I mean, it's not worth the argument. Sabihin na natin, pwede niyo sabihin sa akin na, hindi, dapat sinabi mo yung totoo para to teach them a lesson. No, I'm not there. Parang, hindi naman ako kung sino para lahat na lang ng pagkakataon mag-teach ako ng lesson sa mga tao. Sometimes, people has to learn the lesson on their own kasi may mga tao na hindi nakikinig na kailangan sila mismo makarealize sa sarili nila. Kahit sabihin mo ng 100 beses sa kanila, hindi nila marirealize yun hanggat hindi nila gusto marealize. So, yun lang. At magla naging hugot. Oo nga eh. Pero ito yung last na lang. Last na lang, diba? Last na boundaries. Yung boundaries din natin with other freelancers. Nabanggit ko kanina ni Nise, yung ganito ka dati, may nabasa kang isa, bigla mong binago yung pagkatao mo for the client. I think it's also important to set our own boundaries versus against, no? Hindi naman, against ba yung tamang word? I set our boundaries from other freelancers na in comparison with other freelancers? Hindi naman in comparison. Parang it's yung parang yung kung ano yung narinig natin na parang we should also set our boundaries and siguro filter out what we hear from other freelancers. Mm-hmm. Ikaw, Nizza, ang tingin mo dyan? Ganun. So, parang naging trend na kasi yun eh, yung magsasalita ka against dun sa employer na before. So, yung i-address ko ngayon, may i-address lang ako ha, kailangan ko siyang i-address eh. So, wow, ano pa? Nasa Manila ba yung address niya? Oo, I'm the QC. ano to? Yung kay madam kasi, di ba? Kunwari, ano? Sumasagot pa eh. Ano to? Yung kay madam kasi, di ba? Parang, merong kang opportunity lumaban or makipag-away. Pero, pinili mo maging peaceful yung pag-alis. So, gusto ko lang din i-address sa mga nakikinig na
parang choose your battles. Hindi lahat kailangan mag-retaliate. Uh-oh. Hindi kailangan lahat may gante ka. So, and hindi lahat kailangan siraan mo. So, may i-address lang ako na true story, ha? Pero hindi siya client. Ano siya kasi, meron akong kasama sa training before. Tapos, nagkaroon kami ng, iba yung pinag-awayan namin, personal. Pero, hindi siya about sa training. Tapos, ang naging ending, umalis siya doon sa training. Yung free training na binibigay ko. Tapos, ang nangyari, nakaalis na siya. Parang, ang ginawa niya, dahil sa galit niya, naninira siya sa ibang tao na parang sinasabi niya yung training ni Nizza, wala ka namang matututunan. Wala ka namang matututunan, wala ka pang nagawang portfolio. So sa akin, instead na gawing ganun and manira ka, meron laging way na mag-move on ka na lang, di ba? Kasi, natulungan ka naman ng training and yung kung wala kang portfolio, kasalanan mo yun dahil yung ibang kasamahan mo may portfolio na gawa nila ng sarili nila, di ba? Based dun sa mga pinagawa sa training and tinuro sa training. So, for you to say na walang natutunan sa training and walang portfolio, sisirain mo yung mga potential na sasali sa training just because you are angry. Medyo parang ikaw na yung may diferensya doon, di ba? So, yun lang yung sinasabi ko, na laging merong better way to ano, yung paninira mo sa ibang tao, yung paninira mo sa client mo na ganito siya. Katulad din to nung sinend kong screenshot sa inyo kay Atin, doon sa client. Instead of i-post mo si client and manira ka na sabihin mo, wag kayo mag-apply dito, wag kayo mag-ano dito, ang nangyayari, ikaw yung nagmumukhang bitter na may diferensya. Correct. Hindi yung client mo. Ikaw. So, kung naninira ka ng tao, kung sinisiraan mo yung client mo, ikaw yung nagmumukhang gago. Yes, diretso. So, ikaw yung nagmumukhang gago. Ito naman na yun eh. Bumabalik doon sa yung wala ka na dapat sasabihin, ikaw yung nababalikan. So, instead of magkaroon ka ng new clients na magandang ganito, iisipin ng client, ay ganito yung ugali nito, hindi ko na lang kukunin. So, ikaw ang naninira sa sarili mo. Mm-mm. Pag naninira ka ng ibang tao. I think importante as freelancers kasi alam natin where we stand. Kasi kapag ka nagpapadala tayo, yung boundaries din natin, kasi who we are as a freelancer, we'll set our boundaries. Like for ako, not only as a freelancer, but as a person, sa tinanda ko ng to, I only would like to associate myself with people na pareho ng ideals. Kasi kung hindi tayo pareho ng ideals, I would not want to associate with you. No, kasi syempre, sutsut dito, sutsut dyan. Very important din for freelancers to really not listen to everything, but learn how to filter what other freelancers say. Tapos tingnan mo what works for you. Totoo ba to? Totoo ba ito? Hindi ba ito totoo? And then filter it out using your belief system and your value system. Does this fit you as a person? Ikaw ba to as a person? Not only as a freelancer, ikaw ba to as a person? As a yes, madam. True. Dagdag ka lang dun sa, dugtong ko dun sa nangyaring hugot kanina. Di ba nga nag-resign na ako? Tapos ang nakalagay dun sa, dun sa resignation ko kasi. Hindi, Wednesday kasi ako nag-resign. Tapos sabi ko, effective hanggang parang I'm filing my resignation effective on Friday. Kasi hindi na ako nakapasok the succeeding day. Kasi yun nga, nagsimula nang sumama yung pakaramdam ko. Tapos nung kinalunisan, parang nag-email ako, sinundot ko yung email ko ng resignation. Kasi hindi niya naman na-reply yan eh. Tapos sinundot ko yung email ko ng resignation na parang, I'm sorry, I was not able to parang fulfill my promise, my commitment that the effectivity would be on Friday kasi I've been sick and tapos binanggit ko na I was in a hospital, ganyan-ganyan. Tapos, oh really, what happened? Ganyan-ganyan. Kaya may concern na si Koya. Tapos sabi ko, parang sa isip-isip ko na lang, parang ang peaceful kasi sa pakiramdam eh, na parang at the same time funny na, wow, ngayon concern ka. Parang sa isip-isip ko, kung may konsensya ka, makonsensya ka sa ginawa mo. Pero, alam mo yon, at the end of the day, ang peaceful pa rin kasi ikaw pa rin yung walang binibit-bit na burden at the end. Sa gabi. Oo.
So parang okay na yan. Dead man na. Ayoko, parang Uh-oh. Tapos na. Tas yon. Ano na kamuto ko yung susunod? Kasi alam ko may susunod ako dapat dun eh. So yan. Nakasalanan namin. Wala naman ako inyong nagsasabihin siya. Tahimik ako ah. Tas yon. Okay. Oh, ano final words ba tayo? Singit lang natin dyan. Final word na tayo. Ah, mauna ka na. Ay, mauna na ba ako? Malamang. So, ayun. Ready ka ba? Yung malamang yung order natin sa final word eh. Since diniscuss natin yung mga boundaries. Oo, para ako wala na akong masabi. Oo. Marami kasi mga, ano, mga klase ng boundaries na dapat nating iset. Isa-isahin lang natin ulit. Yun lang naman yung final word ko. Para little summary. Tapos sila nang bahalang maglagay ng kung anong ilalagay nila under. Halimbawa, boundaries sa... parang relationship boundaries. Boundaries sa trabaho. I mean, sa kliyente. Relationship boundaries sa'yo. Boundaries sa kliyente. And boundaries sa coworker mo. And yung mga boundaries na papayagan mo or iaalaw mo na gawin sa'yo. Hindi lang yung boundaries ng relationship on paano ka makikitungo sa client. Yung boundaries din na papayagan mong gawin sa'yo ng kabilang party. So, yon. Tapos, next is schedule boundaries. Kahit pa flexi schedule ka, mag-set ka pa rin ng boundaries. And then, it's important na yung katulad niya, si Nizza ay nabigay ng turn doon sa ginagawa namin ni pareho, ni kahit ni Jeff na time chunk. So, i-chunk-chunk mo yung mga task and isa-spread out mo sa entire day mo para hindi ka cramped, hindi ka bored, kasi in between, pwede kang gumawa ng kung ano-ano mang bagay and then task ulit and then magwalwal ka ulit and then task ulit, ganyan. Tapos, yung boundaries mo din sa scope of work. Make sure na onset pa lang, isa-set mo yung environment ng trabaho mo, kung ano lang yung napagkasunduan. Hindi mo kailangan laging sabihin na, eto lang gagawin ko kasi eto lang nasa contract. Kasi it really sound rude. Kahit patotoo siya, rude siyang pakinggan. Kahit ikaw, sabihin sa'yo na parang, ayun lang babayad ko sa'yo, yun lang ginawa mo eh. Diba? Kahit totoo, masakit pa rin pakinggan. So, same with the client. Masakit pa rin pakinggan sa part nila and nakaka-insulto pa rin na ito lang yung pinagkasuntuan natin. Ito lang yung nasa contract. Ito lang gagawin ko. Bala ka sa buhay mo. Yun. And ito lang yung schedule ko. So, outside, hindi na ako gagawa ng kahit ano. Hindi mo kailangan diretso yung ganun. Maraming ways. Depende sa personality ng client. So, you should really learn how to set the environment, yung work environment, yung mood, yung relationship, and yung scope of work. So, onset pa lang iset nyo na. Ngayon, kung hindi nyo naman na-set onset, kasi excited kayo eh, first work, first client, first job, in the middle, make sure na since kilala nyo na yung client, kumbaga nakapaan nyo na, make sure na you will learn how to parang be back on track based on kung anong personality ni client and kung papaano nyo sinet yung onset na mood. Ngayon, syempre, hindi naman mawawala to. Meron naman mga clients talaga na pinanganak sa kabilang side ng mundo. Kung meron mga VAs na pinanganak sa kabilang side ng mundo, meron din mga clients na pinanganak sa kabilang side ng mundo or nailaglag ng midwife kung habang lumalabas at hindi nasalo. Kaya nag-iba ugali. Aray ko. Sumakit yung tagaliran ko sa sarili kong sinabi. Meron talaga mga taong ganon. Dalawa lang yan. It's either bear it or quit. And of course, lagi namin sinasabi, if you will quit, quit pa rin gracefully. Yes. Mm-hmm. Yun lang. Okay. Sa akin naman, in order for you kasi to set your boundaries, what's more important is to know yourself as a person. Makakapag-set ka lang ng boundaries kapag kilala mo na yung sarili mo. And your boundaries should always be based on your value systems and your belief systems. So kapag kilala mo na yung sarili mo as a person and as a freelancer, then you're able to set the boundaries.
a few things about the boundaries that I would like for you to remember is that number one, you stand by it. Kapag sinabi mong ganito, then be firm. Pero, be firm, but know when to let go. What do I mean? In our industry, magkakataon talaga na kinakailangan na you let go of your boundaries sometimes. So kapag business need at talagang matinding-matindi, and also you have to take into consideration the nature ng trabaho mo, if the nature of your work requires you to be present at certain times of the day na alanganin, then you have to face it because it's part of the job. So be firm, know your value system, know your systems of belief, para you know kung ano ba talaga yung boundaries na para sa'yo. Secondly, I'd like also for everyone to know how to filter what other people say. Para your boundaries are firm, your belief systems are firm. Hindi ibig sabihin sinabi ni ganitong expert or even sa aming tatlo, hindi ibig sabihin sinabi namin tatlo, eh yun na yung katotohanan at yun yung pinakamaganda gawin. At the end of the day, sabi nga ni Nizza, your freelancing journey is unique to you. Learn how to filter. Lastly is to learn how to communicate. Yes, you have boundaries, pero the most important thing is how do you communicate these boundaries? Paano ba ninyo may panatong sa kliyente ninyo na ito yung mga boundaries ninyo and you cannot overstep yung boundaries na yun. The best thing to do is to always talk in a calm, collected, professional manner. Huwag magmamaganda, huwag mag-iinarte, huwag magyayabang. Huwag tayo magmamaldita kasi we are not in the place to make maldita. We are not in the position to be maldita. Kasi kahit ano pang sabihin mo, no? Like sabihin mo ikaw ang nagpalago ng negosyo niya, ikaw ang nagpalaki ng negosyo niya, utang niya sa'yo lahat. Dahil wala siyang utang sa'yo kasi bayad mo. Trabaho mo yun, binayaran niya yung oras mo, so the client does not owe anything to you. Everything was already given. So I think yung pangatlo to me is the most important, aside from understanding or knowing yourself, which is we all need to learn how to communicate with grace, with respect, and with professionalism. Don't let your emotions take control of you. Because when that happens, kayo ang mawawala. Ayun. So, yung sa akin, maigsi lang. Tapos parang, ano lang, follow-up lang dun sa dalawang sinabi nyo. Tapos ang haba pala na sa akin, eh, no? Hindi. Ang haba yung sinabi parang, namin, pero mas mahaba kang sumingit. Ganun talaga. Ganun talaga. Pag walang singit, hindi masaya. Hindi, joke. Ano, so, pag-agree lang din dun sa dalawang last word nila. So, katulad ng sinabi ni Rian, meron at merong mga gagong tao. Pero sabi ni Jeff, pag mag-exit ka, laging merong way na maganda mag-exit. Calm, collected, at hindi nang aaway. So, ang sinasabi ko lang, kahit meron kang boundaries, meron pa ring possibilities na yung boundaries mo hindi irespeto ng client. So, be firm na pag hindi niya to nirespeto, step out, ikaw yung umalis, and wala ka nang sasabihin tungkol sa kanya, move on ka, humanap ka ng client na sa swak dun sa boundaries mo, yung re-respetuhin niya yung boundaries mo, and ikaw, mamahalin mo yung business niya para meron ka rin mga kusa na ibibigay. Hindi lang, meron yung parang hindi labag sa loob mo gumawa ng task. Yes, oo. So, yun. So, matuto tayong alamin sa sarili natin na wag tayo yung tanggap na lang ng tanggap dahil takot tayong mawalan. Kasi kung hindi siya para sa'yo and hindi niya nire-respeto yung boundaries mo, hindi siya para sa'yo. So, better ka mag-step out and be the better person. Wag ka na magsalita, wag ka na mag kung ano-anong sabihin sa kanila dahil kahit naman sabihin mo yun, may nagbago ba? Magbabago ba siya? So itutuloy pa rin niya yun kung ano talaga siya. So, meron talagang mga ganyang tao. So, hindi mo na kailangan sayangin yung energy mo sa mga ganong tao. Move on ka na lang sa client na magre-respeto ng boundaries mo. Dami naman clients eh. Yes. Dami clients. Ang dami-dami. Sa dami ko na nang win na lang client. Charot. Win na lang talaga. I mean, sa dami ko na nang client na naka-break. Yon. Oo. So, isipin din natin. Yung mga naka-break mong client or kunwari ako, yung mga clients na hindi kami nag-work, meron silang mga VA na para sa kanila, meron silang mga freelancers na para sa kanila mag-work yung relationships nila. Hindi porket hindi nag-work sa atin, is hindi na mag-work sa
lahat ng freelancers. So hindi tayo, hindi natin obligasyon mag-post at magsabi na wag na mag-apply dyan. And hindi natin obligasyon mag-post at mag-judge ng nangyari doon unless scammer talaga. Unless criminal or against the law. Criminal, pero scammer, kung yung, hindi talaga nagbabayad. Pero kung personal preference lang yan. Or mga subjective na mga ano accusations. Wala kasi yung alam mo, ikaw lang nakakasingit ha. Marunong kaya kami sumingit. Hindi mo napapansin, ganun ang kami sumingit sa'yo. Oh. Gumaganti na kami. Kung gumaganti na kami. Okay lang. Sige na. Wala na rin akong masabi eh. Ayun. Maraming salamat sa mga nakinig. Sana may napulot kayo kahit konti. Salamat sa apat. Ako yung isa. Si Mami Pulisa. Huwag umabot na ngayon yung pen. Tayong apat. Si Mama, ikaw, ako, si Jeff. Tayong apat yung nanonood. Nandamay pa tayo ng iba. Uy, nawala na yung mga wins-wins kemerot natin, ha? Tsaka yung mga losses natin. Sige, next mga week. This past few episodes. So, yung mga nanonood, sali kayo tapos mag-usap tayo ng wins and losses natin. Noong week na yon. Para magkaroon tayo ng pag-uusap. Oo. At saka, syempre, kako naisip, meron akong win eh. Bakit ba? Ayun. So, pag may gusto kayong pag-usapan, comment nyo lang dito. And may next week, babalik kami with another new topic. Controversial. Another controversial. Maghahanap mo na mga pages sa Facebook ng pag-uusapan. Maghahanap din muna ako ng experience. Ikaw, oo. Sige, ayun. So, thank you sa mga nanonood. Bye. Bye. See you next time. Bye-bye.